Samantala, mga ari-arian ni Janet Lim Napoles at ng iba pang nadadawid sa pork barrel scam, naka-freeze na. Yan at iba pa sa Pasada Balita. Naglabas ng asset preservation order ang Manila Regional Trial Court sa ari-arian ng mga idinadawit sa PIDAF scam. Bawal magkaroon ng anumang transaksyon sa mga naka-freeze na ari-arian. Sakop nito ang mga ari-arian ni Janet Lim Napoles, gayon din ang kanyang asawa at mga anak. Saklaw din ang mga ari-arian ng whistleblower na si Benhur Louie, gayon din ang ilan niyang kaanak. Ang mga ari-arian ni Energy Regulatory Commission Chairperson Zenaida Ducut at mga ari-arian ng ilang mambabatas na itinadawit din sa anomalya. Nagdeklara ang Department of Health ng outbreak ng tigdas sa isang barangay sa bayan ng Santol sa La Union. Mahigit 200 kaso ng tigdas na ang naitala sa barangay Tubaday. Dalawa mula sa Sitio Bisnadan ang namatay. Malabo naman daw makarating sa Pilipinas ang Ebola virus ayon sa World Health Organization. Mahigpit daw kasi ang pagmamonitor sa mga taong pumapasok sa Pilipinas at wala ring direktang biyahe mula Guinea patungong Pilipinas. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting.